So, hi guys! This is Sir Sophilix and welcome back sa ating channel, Sophilix TV. Huwag nyo lang pala kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pa tayong hayop sa lupet na kwentuhan. So, ngayon, pag-uusapan natin ay isa sa mga kailangan natin tandaan kapag nag-aalaga tayo ng tarantula, ang tinatawag na molting process. So, pagkagising ko kaninang umaga eh, nakita ko yung aking Gramostola porteri. Ito. Tingnan niyo siya. Yan. So, mapapansin nyo. Yan yung kanyang pinagbihisan. Kakamolt niya. Ito siya ngayon. Then, napansin nyo medyo maliit yung kanyang abdomen at medyo maganda yung kanyang kulay, no? Mas vibrant yung tinatawag. So, yan. Lumaki din siya, no? So, halos nasa 1.5 na ata siya, o pa 2 inches na siya eh. So, yan yung kanyang pinagbihisan. So, isa yan sa mga common or mga kailangan natin tandaan kapag nag-aalaga tayo ng mga tarantula or mga arachnids. Dahil maraming mga arachnids katulad ng mga tarantula at scorpion yung dumadaan sa tinatawag nating molting process or sa technical term tinatawag na ecdysis. So yan. Dagdag lang no. Alam nyo ba na yung mga exoskeleton nila, yung exuviae nila is yan din yung ginagamit para ma-gender itong. So sa susunod na mga videos tuturuan ko kayo kung paano mag-gender ng mga tarantula. Paano ba nalalaman kung babae o lalaki ang tarantula? Okay, so ngayon malalaman natin yan kapag in-examine ko ang kanilang exuviae. Pero sa susunod na videos na yun. So, paano ba nangyayari ang molting process, no? So, ito yung kanyang pinagbihisan. Ang tawag dito ay exuviae. Kung titignan nyo siya, pero ayoko mo nang hawakan dahil baka ma-stress ang ating tarantula, no? Dahil ang mga tarantula is kapag namadaan sa molting process or umaalis sa kanilang lumang exoskeleton, yan. Yan yung luma nila exoskeleton, no? Sign yun na excuse me, sign yun na sila ay lumalaki, no? Kaya nga ngayon niya pansin nyo, mas humaba siya at mas naging bulky yung kanyang itsura, no? So anyways, paano ba nila ginagawa yun, no? So hindi ko na siya napakita dito dahil hindi ko siya nakita na nagmo-molt, no? Pero sa susunod pag may nakita ko nag-molt na tarantula ko, ipapakita ko. Pero ang nangyayari kasi sa kanila is nag-upside down sila, humihiga sila. Hindi sila patay nun, then patuloy nilang tinatanggal yung kanilang exoskeleton at inaalis nila yan hanggang sa kanilang legs. So, pagka nasa molting process pa ang tarantula, ano usually ang mga sign? O, paano mo malalaman na malapit na sila sa kanilang molting sign, no? Una sa lahat, yung eating habits nila, hindi na sila kumakain. Ayun yung pinaka unusual na observation na makikita mo sa mga tarantula na magmamolt. And kapag sobrang lapit na nila mag-pop or magmolt, ang una nyo talagang mahalata is yung kanilang abdomen. Itong part na to. Yan, yung part na yan is sobrang kintab. Okay? At sobrang taba na parang lulobo siya. Ganun siya, no? So, makikita nyo na parang water balloon na malapit ng pumotok. Ganun yung itsura niya. Then, magulat ka na lang na sila ay mag-upside down na. Then, mag-molt process na sila. No? Tatanggalin na nila yung luma nilang balat or exoskeleton. So, pagka nakita mong nakahiga yung tarantula mo, no, huwag mo silang istorbohin dahil yun ang kanilang pinaka-vulnerable stage. Ibig sabihin, yun yung time na pwede silang mamatay or mabilis silang ma-distorbo and mabilis silang mairita. No? Lalo na sensitive sila, no? Very stressful sa kanila yung pagtatanggal ng exoskeleton. Then, lagi nyo rin tatandaan na yung mga feeders, tanggalin nyo yun. Yung mga superworms, mealworms, crickets, no? Tanggalin nyo yan dahil yung mga yan is pwede nilang kainin or pwede nilang kagatin yung tarantala nyo hanggang nasa molting process sila, no? So, Sir Supilis, may mga namamatay ba sa molting process? Meron. Merong mga namamatay sa molting process dahil ito ay vulnerable stage ng mga tarantula. Then, meron ako nabasa sa mga forum na akala nila patay yung tarantula at pinflush nila. No? So, mali yun. No? Huwag niyong gagayahin yun. Dahil iba yung
molting na naka-upside down sila, yung kanilang form, kapag nasa death curl sila. Yung death curl naman, yun yung sign na patay na yung tarantula nyo, no? So, ito yung example ng death curl. Yan. So, yung death curl, kapag naaganyan yung tarantula nyo, yan yung sign na hindi na siya okay. Pero pag naka-upside down, ibig sabihin, umalis kayo. Huwag nyo siyang istorbohin. At higit sa lahat, huwag nyo siyang guguluhin. Dahil yun yung pinaka-stressful na time sa mga tarantula. So, may natutunan ba kayo? Maikling video lang sa ngayon. And huwag nyo palang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe ngayon sa ating channel, Sufilis TV, para sa maraming manghayop sa lupit na kwento. And all guys, mag-ingat kayo palagi and keep safe. God bless everyone and Sufilis out.